Cúi cao ngàn, ô mắt mong Dios, sang ayun sa'yo, kagandahang-loob. Mga kasalanan ko iyo, pawid, ayon din sa'yo, pag-ibig sa Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nagmamagandang loob na sa iyong pagpapala kami mapuspos, kaya't ihanda mo kaming kamtin ang iyong alindog sa langit, pakundangan sa pagbabagong sa luma naming ugali ipinalit sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Nung mga araw na iyon, ang mga tao ay nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas at umiiyak na sinabi ni Susana, "Diyos na walang hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin. Hindi ko ginagawa kailanman ang ipinararatang nila sa akin. Bakit ako kailangang mamatay?" Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin. Nang si Susana ay dinadala na sa pagpapatayan sa kanya, isang binatang nagngangalang Daniel ang malakas na tumutol. "Ayokong mapabilang sa magbububo ng dugo ang babaeng ito," sabi niya. Tinanong siya ng mga tao, "Ano ang ibig mong sabihin, binata?" Lumapit sa unahan ng binata at nagpatuloy ng pagsasalita, "Mga Israelita, hangal ba kayo at hinatulan ninyo ang babaeng ito nang di muna sinisiyasat at maingat na sinasaliksik ang katotohanan? Kailangang ulitin ang paglilitis, walang katotohanan ang katibayang inilahad ng dalawang iyan."
Nagdudumaling-bumalik ang mga tao. Sinabi ng mga pinuno, Daniel, yamang binigyan ka ng Diyos ng karunungan gaya ng sa isang matanda, halika at sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito. Pagkatapos, nagsalita si Daniel, paglayuin ninyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisayasatin. Nang mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, Matandang walang pinagkatandaan, inilalantad ka na ng maraming kasalanang ginawa mo. Hindi makatarungan ang mga hatol na iginagawad mo. Pinarurusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Di ba sinabi ng Diyos, huwag ninyong parurusahan ang kamatayan ang walang sala. Kung talagang nakita mo ang ipinararatang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik ng matutop ninyo. Sumagot siya, sa ilalim ng punong bati, sa ilalim ng punong hati. Sinabi ni Daniel, gayon, buhay mo ang kapalit ng iyong sagot, pagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo, at hahatiin ka sa dalawa. Inilayo siya roon at ipinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, Ikaw naman, anak ni Kanaan, hindi ka tunay na Hudiyo. Binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inalipin ng kahalayan ang iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ang iyong kahalayan. Subalit narito ang isang babae ng Huda na hindi natakot sa iyong kaimbihan. Sabihin mo, sa ilalim ng anong puno ninyo nakita ang inyong pinagbibintangan? At sumagot ang matanda, sa ilalim ng punong putol, gayon, pakli naman ni Daniel, buhay mo ang katumbas ng kasinungalingang ito, pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamamagitan ng tabak. Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos sapagkat inililigtas niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Binalingan nila ang dalawang hukom matapos patunayan ni Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanumpa ng di-totoo. Hinatulan silang mamatay. Ayon sa kautusan ni Moises, ang nagparatang ng di-totoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakda sa kasalanang ipinararatang niya. Naligtas nga sa kamatayan ng isang tao na walang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Panginoon, aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. At sangayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na andaang ito'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan. At pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Magsitayo po ang lahat. Thank you.
Sinabi ng buong man, di ko nais na mamatay sa mga makasalanan. Nagbabagong kalooban upang sila sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ang katatanong si Jesus. Kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at wag nang magkasala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Naranasan mo na ba ang maakusahan ng isang kasalanang hindi mo naman ginawa? Naranasan mo na bang siraan, ginawan ng kwento, napagkaisahan? Siguro yung iba sa atin dito nakaranas na ng ganong mga pangyayari sa buhay. Nakagawa ka na rin ba ng isang malaking kasalanan at dahil doon ang baba-baba na ng tingin mo sa iyong sarili? Pakiramdam mo ang dumi-dumi mo at napaka-baba na ang tingin at trato sa iyo ng ibang tao dahil minsan kang nagkasala. Para bang wala ka ng pag-asang magbago, para bang wala nang pwedeng gawing mabuti. Kapatid, sa araw na ito, napakinggan natin sa ating mga pagbasa ang kwento tungkol kay Susana at tungkol sa isang babaeng nahuli sa pakikiapid. At sa mga pangyayaring ito, ipinapakita sa atin na maawain at makatarungan ang Diyos. Hindi hahayaan ng Panginoon na mapahamak tayo dahil mahal niya ang bawat isa sa atin. Siguro punong-puno ng takot itong babaeng nahuli sa pakikiapid. Punong-puno siya ng kahihiyan. Lahat ay gusto siyang parusahan dahil sa kanyang kasalanan at ang hatol sa kanya ay kamatayan na siya ay babatuhin hanggang siya ay mamatay. Ngunit hindi ganon ang nais ng ating Panginoong Jesus.
Sabi ni Jesus, sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babae. At sinabi ni Jesus sa kanya, hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala. Binigyan siya ng Panginoon ng pagkakataon upang bumangon, magsimula at magbagong buhay. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, sana ang bawat isa rin sa atin ay huwag rin maging mapanghusga sa ating kapwa. Huwag tayong magmamalinis. Lahat naman tayo ay nagkakamali at nagkakasala. Kaya dapat ang umiiral sa atin ay ang puso nating mahabagin at maawain. Huwag nating isipin na perpekto tayo, na tayo ay hindi nagkakamali. Ano? Sapagkat alam naman natin ang katotohanan na tayo'y nagkakamali din. Kaya sana kapag tumingin tayo sa isang taong nagkasala, nandoon pa rin yung pagtingin natin ng may awa, may pagpapatawad at may habag. Ikalawa, lagi nating tatandaan na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sa unang pagbasa at sa ating ebanghelyo, nakita natin kung paanong iniligtas ng Panginoon ang dalawang babae. Isang pinag-isipan ng masama, ginawa ng kwento, at isang nahuli sa pagkakamali. Ano, sapagkat hindi tayo iiwanan ng Diyos sa gitna ng mga pagsubok sa ating buhay. Kasama natin lagi ang ating Panginoon. Laging to the rescue ang Panginoon. Basta tayo'y manalig at manampalataya sa Kanya. Mga minamahal kong mga kapatid, huwag natin kakalimutan ito. Hindi man tayo perpekto, meron man tayong pagkukulang, ay patuloy pa rin tayong minamahal ng Diyos. Hinihintay ng Diyos ang ating pagbabalik sa Kanya. Hinihintay ng Diyos ang ating pagsisisi at ang ating pagbabalik loob. Dahil ang hangad niya sa bawat isa sa atin ay ang ating kaligtasan. Amen. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alok na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alok na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming gaganap sa banal na paghahain ay buong galaknawang makaharap na may kadalisayang angkin. Upang ang bunga ng aming pagtitiis ay maipamalas namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo ang aming maitumpag ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa, nagpupugay sa iyong kadakilaan. Sa bulan, sa pilay ay nagpalakan at nakilam ay sala. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pagalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Huli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose kanyang banal na esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakali. Kamiyadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, biligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ka riyan at ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, beauty, peace. Peace, peace. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pag-ani. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. O Diyos, sana'y pahintulutan mamalagi sa banal mong harapan. Ang tinig mo'y mapakinggan, ang ibig mo'y maramdaman, kadakilan mo't kanda'y masaksihan. Ang Panginoon ang aking tanglaw,
tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa piging ng iyong pagpapala, ay pamalaginawa nitong walang hilig na masama. At sa gayoy, maliksin naming masundan ang yapak ng halimbawa ni Yesu Kristo, ang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrolcina, monghing banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Papatuloy po ang pagpapakumpisal sa buong panahon ng Kwaresma mula Lunes hanggang Sabado. Ito ay sa 10 na umaga hanggang sa 12 ng tanghali at sa 3 hanggang 5 ng hapon sa Chapel of Reconciliation. Wala pong nagpapakumpisal ng Sabado ng hapon at sa araw ng Linggo. Gayun din naman sa lahat ng araw ng Biyernes ngayong Kwaresma, ay magsasagawa tayo ng pagdarasal ng Istasyon ng Krus sa ganap na 3 ng hapon. Available po ang mga aklat dasalan sa ating mga tindahan. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Ika-5, ngayong Sabado, 1 ng Abril, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 5 ng umaga sa nasisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay naanyayahang magdala ng kandila at puting panyo. 6, sa darating pong Linggo, 2 ng Abril, ay sisimulan natin ang Mahal na Araw. Mangyari magabayan po kayo ng hanay na mga gawain na makikita sa ating FB page at sa mga tarpulin sa paligid ng Dambana. Kaya pong lahat ay nanyayahang makiisa. 7, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car-raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tickets sa pamisahan, sa HR office o sa mga istasyon sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito sa ganap ni 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo pang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan.
O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pinapawi mo ang tao tulad sa asariwang damo. Sa umaga'y mabigkas, sa gabi naluluhoy. Sa amin ay ituro karunungan ng puso. Ang pag-ibig sa'yo ay aming natantong.